Tingnan mo, pangalan ni Mikinis na nakasulat, di ba? Tara, pasok tayo. Bakit? Akala ko magmamadali kang pumasok. Umikot muna tayo sa paligid. Ano? Napaka-weirdo mo. May tao dun. Sa tingin mo ba siya si Mr. Mikinis? Baka hindi. Mukha kasing ardinero ang taong yun. Sige, tanungin na lang natin siya. Senyor! Excuse me! Huh? Si Ana Rosie po ba'y nakatira dito? Ana Rosie? Bahay ba ito ni Engineer Mikinis? Ana Rosie? Parang narinig ko na yata dati ang pangalan na yan. Pwede bang makausap si Mr. Mikinis? Hinahanap ko si Ana Rosie na mama ko. Tama! Si Ana ay kasambahay ni Ramon. Ha? Ano? Ang Ana na hinahanap ko ay nagtatrabaho para kay Mr. Mikinis. Tama. Si Ana nga ay nasa bahay ni Ramon. Natatandaan ko na. Bata, ganito. Ang hinahanap mong amo ni Ana Rosie ay si Ramon Mikinis. At ako naman si Victor Mikinis na pinsan ni Ramon. Ha? Alam ko na ito. Maling lugar pala ang pinuntahan mo. Nangyayari ang bagay na yan paminsan-minsan. Isa akong arkitekto at siya naman ay isang enhinyero. Kaya wala si Mama dito? Ibig mo sabihin si Ana? Senyor, si Marco ay mula pa sa Italia para hanapin ang mama niya dito. Mula Italia? Uy, Teresa! Tapos na ako dito! Dali mo ang tubig! Opo, Master! Basang-basa kayong dalawa. Biglaan ang malakas na buhos ng ulang kanina. Bata, ito ang address na pinapasukan ni Ramon Mikinis. Number 98, San Pedro, Tucuman. Nandun si Engineer Mikinis? Lumipat si Ramon doon mga isang buwan na para gumawa doon ng pabrika ng asukal. Sa Tucuman pala. Alam mo yun? Saan ang Tucuman? Doon sa norte. Malayong lugar yun. Ha? Hindi yun. Kung sasakay ka ng tren sa umaga, darating ka kinabukasan ng umaga. Kailangan mong puntahan ang pinagtatrabahuhan niya. Sasabihin nila sa'yo kung saan nakatira si Ramon. Ang alam ko, masipag ang mama mo pagdating sa trabaho. Ang asawa ni Ramon ay masaya na nakakuha sila ng isang mahusay na kasambahay. Malusog po ba ang mama ko? Malusog siya. Matutuwa siya pag bigla kang dumating doon. Siguradong magugulat siya na mag-isa kang dumating mula pa sa Genoa, Italia. Anong gagawin mo, Marco? Wala kang pera, hindi ka makakabili ng tiket sa tren. Malamang konti lang ang pera mo. Ganun ba? Dapat sinabi mo na kanina pa. Sa tingin ko, sapat na to sa tiket ng tren. Tanggapin mo. Pero... Sige, pagdating mo doon, sabihan mo na lang si Ramon o si mama mo na ipadala pabalik sa akin ang pera ko. Marco! Salamat, Architect Mikinis! Ikumusta mo na lang ako kay Ramon. At sabihin mo kay Ramon na hindi na niya ako matatalo ngayon sa larong chess. Dahil nakaisip ako ng mga bagong chess moves na tatalo sa kanya. Opo, sasabihin ko po sa kanya. Paalam, Architect Mikinis! Paalam po! Ang swerte mo, Marco. Alam mo, nag-alala ako nang malaman nating ibang Mikinis pala siya. Ako rin. Aalis ka ba bukas ng umaga? Ha? Patuko man. Pwede tayong tumugtog ng kuwain na buong gabi at pwede nating kalaruin si Juana. Ha? Kargamento! Nasakyan mo na yan? Ha? Ako, oo. Maliit pa lang ako nun.
Ah, binasakay ka nila? Pumuslit lang ako nun. Gusto ko kasi maglakbay. Nahuli nila ako nung malapit na ako sa Paraguay. Pinalo nila ako ng husto, tapos pinabalik nila ako. Ginawa ko na rin yun dati nung umalis ako ng Genoa. Tama, medyo? Ha? Huh? Ginawa mo na dati? Nag-stowaway ako sa barko. Nahuli rin ako. Hiya! Problema si Juana. Mataas ang lagnat niya. Si Juana? Pakibalik ang buriko kay Jose! Pablo! Ano nangyari, Lolo? Si Juana! Si Juana! 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 Sobrang nilalamig ako, kuya. Isarado niyo ang pinto! Lalo nang lumalala ang kondisyon ni Juana. Kasalanan ko kasi hindi kita naaalagaan ng mabuti. Papagaling ka na sana. Ano nang gagawin natin? Sinundo ko ni Juana kanina. Umulan, hindi siya nakahanap ng masisilungan. Tapos nilagnat na siya ng mataas. Ang doktor! Nasaan ang doktor? Uy, Pablo! Binigyan niyo po ba ng gamot? Binigyan ko na siya. Gamot yun na galing kay Lola. Lolo, yung malagkit na gamot po ba yun? Sa sobrang tagal at paulit-ulit na ubo ni Juana, pumasok na ang mikrobyo sa baga niya. Ba't ganun? Niya. Wala ba tayong pwedeng gawin? Lolo! Sunduin natin ang doktor! Sana patawarin niyo ako, Pablo, Juana. Juana. Juana! Ang sama ng pakiramdam ko. Juana! 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 Diyos ko, kaawaan niyo po ang bata. Juana! Juana! Pablo! Saan ba ang doktor? Susunduin ko na! Tumahimik ka! Pero! Pwedeng pneumonia ang sakit ni Juana. Namumula ang pisgi niya at mataas ang lagdat niya. Ang papa ko nga, kapag ganyan ang mga sintomas, sinasabi niyang pneumonia daw. Kapag hindi ginamot si Juana, pwede niyang ikamatay ito! Tahimik! Ang mga doktor hindi pumupunta sa bahay ng mahihirap, lalong-lalo na dito sa San Isidro. Pareho din sa mga ospital. Paalisin na kami doon. Tumahimik ka na. Pablo. Juana! 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 Pablo, ang kaya na lang nating gawin ngayon dito ay hintayin magkahimala. Kawawa naman si Juana, mag-isang lumalaban sa sakit. Kawawa naman si Juana. Thank you.
Sino yan? May emergency! Puntahan mo ang pasyente! Tapos na kasi ang oras ng konsulta. Mataas ang lagnat! Namumula ang pisngi! Hirap siyang huminga at nanginginig siya! Sabihin mo, ang pasyente ba ay hinihingal at saka inuubo siya? Opo! Umuubo siya palagi at namumula ang pisngi! Namumula? Hindi maganda. Baka pneumonia na yun. Sige, nasan ba siya? Nasa San Isidro po! Doktor! Pasensya na. May iba pala akong pasyente yung pupuntahan ngayon. Maghanap ka na lang ng ibang doktor. Doktor! Pakiusap, doktor! Hindi pupunta ang doktor. Tama nga si Pablo. Pero kailangan magdala ako ng doktor kay Juana. Senyor, saan ako makakahanap ng doktor? Doktor ba? Opo, maliban sa isang ito. Ate, meron pong emergency. Kailangan siya matingnan ng doktor. Kasama mo ba ngayon ang pasyente? Hindi. Batang babae siya at mataas ang lagnat niya. Sige, tatanungin ko sa doktor kung kailan ba pwedeng tingnan ng pasyente. Address? San Isidro ang address. Ha? Huh? Ate, hihintayin ko ang doktor dito sa labas. Si Doktor ay may pupuntahang pasyente ngayong gabi, kaya hindi siya makakasama sa'yo. Ate, kahit mamaya! Marami siyang pasyente ngayon. Maghanap ka na lang kasi ng ibang doktor. Pero si Juana ay critical ng kondisyon. Pakisabi sa doktor, baka pneumonia ang sakit niya. Ibabayad ko ang lahat ng pera kong ito. Ha? Huh? Ate, pwede bang pakitanong ulit ang doktor? Sandali, maghintay ka. Masipag si Mama. Nagsasakripisyo siya dahil sa pagmamahal niya sa mga mahihirap. Kaya patatawarin niya ako. Tiyak yun. Doktor, huwag mong sasabihin kahit kanino na ako ang sumundo sa'yo. Juana, magiging maayos ka, Juana. Ano ba? Magiging maayos, Doktor. Ang strychnine ay dapat umepekto na ngayon kay Juana. Strych ano? Strychnine nga. Mahal ito, pero talagang mabisa ang gamot. Mabisa? Ang pulso ni Juana ay bumabalik na sa normal na bilis. Pero... Doktor, pakiusap. Sagipin niyo po ang apo ko. Kaya nga ako nandirito ngayon para sagipin siya.
Kuya ko. Juana. Ah, bakit? Gising siya. Juana! Doktor! Tubig. Gusto ko ng tubig. Sige na, bigyan mo na ng tubig. Magaling na po ba ang apo ko? Nalagpasan niya ang peligro. Juana! Maswerte siya. Eksakto ang pagtawag niya sa akin. Amedyo! Marco! Sumama ka sa akin at bibigyan kita ng gamot. Doktor, sinong tumawag sa'yo? Ano bata? Ako pa ba ang magmamaneho ng karwahe? Yo! Marco, imalat gumaling na kaagad si Juana. Nagiging maayos lahat, Lolo. Tama ka. Parang lumagpas na nga si Juana sa peligro. Marahil ang Diyos ay pinapanood siya mula sa langit. Juana. Lolo, salamat. Inalagaan mo ako. Aalis ka na ba? Pupunta ako sa Tucuman. Tucuman? Doon na ang bagong tirahan ng mama ko. Marco. Ingat. Pagdating ni Pablo, pakisabi sa kanya, salamat. Marco. Kumusta ka? Lolo, nasan po si Marco? Ang sabi niya, pupunta siya sa Tucuman. Tucuman? Siya ba? Ano ba kasi ang nangyayari? Kapag nagising po si Juana, bigyan niyo po ng gamot! Pablo! Pahiram muna! Oh, ang init! Pablo! May papuntang tren sa Tucuman. Mukhang maswerte tayo. Pero paano kaya tayo pupuslit sa tren? Pablo! Marco! Pablo! May paparating. Salamat. Sinagip mo ang kapatid kong si Juana. Pero wala pa akong perang pambabayad sa'yo. Salamat pa lang ang masasabi ko. Wala yun. Basta makapunta lang ako sa Tucuman. Makakapunta ka. Maghintay muna tayo dito sandali. Hindi ko mabuksan ang pintong yan kanina. Mabuti naman kahit papaano natutulungan kita. Pero paano ako sasakay sa train? Wala yun. Mabuting kumain muna tayo. Pablo!
Buti! Nakalimutan ko magdala niyan. Padalos-dalos ka kasi palagi. Isang araw ang biyahe mula dito hanggang Tukuman. Ibaon mo. Kakaiba ka. Masigasig ka. Hinahanap mo talaga ang mama mo kahit saan ka pa mapadpad. Pero ginagastos mo ang pera mo kahit sa hindi mo kapamilya. Ang mama at papa ko, kahit konti ang pera, nagsasakripisyo para sa ospital na tumutulong sa mga mahihirap. Ha? Huh? May ospital palang ganun? Hmm. Pero hindi naman ito malaki. Siguro ang mama mo'y napakabait na tao. Hmm. Tama ka dyan, Pablo. Shhh!